pangangalaga ng kultura at tradisyon ng mga Cordilleran ay isa sa mga isinusulong ng Habiyumi Culture and Arts Center Incorporated mula pa taong 2000. Grabe nang nawawala ang kultura ng mga indigenous peoples. Alam naman natin yan due to acculturation, due to migration. Kung walang mga efforts na ganito na gagawin natin, tuluyan ang makakalimutan ng mga katutubo yung kanilang kultura, lalo na yung mga kabataan na pumupunta na dito sa syudad, dito na nag-aaral. So wala na yung continuity of practicing, no, their cultural practices and then learning these skills. Kasi isa si Frankie Dawagan sa mga unang miyembro ng Habiyumi. Ako noong 2006 sa UC Cultural Dance. So, mali po ako dahil sa, hindi lang naman sa pag-scholarship, kundi matutulid sa mga kaugalian ng mga igurot. Bilang patunay ng mahigpit na suporta sa layunin ng grupo, dumalo siya sa Indigenous People Youth Workshop and Documentation on Making and Playing of Igorot Bamboo Instruments. Dinaluhan din ito ng iba't ibang indigenous youth groups at school organizations gaya ng Saeng Yakasay, Kontad, Tuled, Linnaaw, University of the Cordilleras, Benguet State University, Gisad National High School at Daklan National High School. Sa tulong ni Jason Domling, isang bamboo instrument maker, itinuro sa kanila ang paggawa ng clapper, flute, harp, tube at iba pang mga instrumentong pangmusika gamit ang kawayan ng bayan. And as a cultural promoter, importante kasi we need workshops more on this para ma-preserve yung ating culture. And para naman po, meron po din pong mag-re-relay sa mga iba naming kasamang mga kabataan. Ang workshop na ito ay suportado din ng Sacred Fire Foundation. Bukas ang huling araw ng aktibidad at gaganapin ito sa Ililica, Assumption Road, Baguio City. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.